Alright mga kwentuhan, so usapang life insurance ulit tayo at I'll be answering 4 questions na nileave dun sa comment section sa mga videos na kinerate ko at ayun ang i-discuss natin, no? Yan ang pagkakwentuhan natin. Intro muna tayo. Alright, so yan. So welcome back mga kwentuhan dito sa channel natin, right? So, this time around, what we're going to do in the video is I'm gonna be answering questions that was, or yung na-leave behind sa comment section, sa mga videos na kinerate ko all related sa life insurance. Ngayon ang pagkukwentuhan natin ngayon, I'll be answering 4 questions that I think is very important for me to answer also para matulungan ko kayo to decide na kung talagang kukuha na kayo ng life insurance. Okay? So, but before we proceed that, if this is your first time in my channel, please make sure to hit that subscribe button. Pakiclick na rin yung like, tuloy. Pakiclick na rin yung notification bell, yan. Pakiclick mo na rin yung notification bell dahil I'm very positive that marami kang makukuhang information all related sa fitness and health, pati dagdag knowledge about financial education. Para updated ka every week pag nag-upload na ako ng bagong video all related to these topics. Okay? So, let's start. Ano ba yung first question na tinatanong that I nileave behind sa comment section sa mga videos that I have created related to fitness, life insurance? So, ang first question is, who can be my beneficiary? So, yan. So, first question, sino ba yung mga tao na pwedeng maging beneficiary ng life insurance na kukunin ko? Alright? So, simple lang, no? When you apply for a life insurance and the insurer at si yung magre-review ng life insurance application nyo, ang titingnan lang nila dyan would be yung tao na yun, kailangan merong insurable interest. Ano yung ibig sabihin ng insurable interest? Simple lang yun to. Ibig sabihin yan, yung tao bang magbe-benefit dun sa proceeds ng life insurance money is may interest doon sa pera na yun. At usually, yung tao na yun would be either a family member or a family that is dependent doon sa insured, which is ikaw yun. Kung ikaw yung insured dun sa life insurance na yun. So usually, ang mga pwedeng maging beneficiary would be your partner, your husband or your wife, your kids, your siblings, pwede rin yung parents mo, grandparents mo, yan yung mga taong pwedeng maging beneficiary ng life insurance mo. Ngayon, for what I know, alam ko na-update na rin sa insurance commission na right this time around, tinatanggap na rin nila kahit yung partner mo, hindi kayo kasal. So kahit hindi kayo legally married, basta you've been together for a very long time, you have plans of getting married in the future, then yung partner mo, pwede mo na rin siyang maging beneficiary dun sa life insurance mo. Okay? So second question tayo. What are the packages that are ideal for me? So ito, medyo tricky itong question na to. Kasi technically, wala talagang product na created, na really suited for you. Maraming product ang mga life insurance companies, pero you have to ensure first that you know to yourself kung ano yung purpose ng life insurance na kukunin mo. Kung ang kukunin mo ba dito, ang purpose mo is for your money to grow or to earn. Ang purpose mo ba dito is yung simple na basic na life insurance protection lang na yung family na may iwan mo pag nawala ka na dito sa mundo ay meron silang pera makukuha. That's second. Pangatlo, ang kailangan mo ba would be yung health coverage or health insurance that can be attached as a rider sa life insurance or as an investment portfolio dagdag para sa'yo or gusto mong gamitin ba ito as
yung tinatawag nila sa pagbayad ng estate tax. No? Yan. So, depende sa reasons mo kung bakit mo kukunin, then you have to make sure that when you talk to the financial advisor or yung insurer, nung, yung company na apply mo, can give you this reason na magbibigay nila yung pangangailangan na yan. So, yung reason mo kung bakit kukuha ka ng life insurance. Then, that will be the right package for you. Kasi may mga products naman si life insurance companies that can tailor fit dun sa needs mo. So, for what I know, companies nowadays are not just merely doing hard selling of life insurance. When they say when they sell life insurance, it's more of need-based selling. Ibig sabihin, talagang tailored fit para sa'yo. So, when you talk to an agent or a financial advisor, please be open to them. When they ask you questions kung ano yung bakit purpose mo, ba't ka kukuha, make sure you share the real reason para they get to be able to advise you of the right product that their company offers that would meet your needs. Okay? So, yun yung pangalawang question. Pangatlong question, ito. Medyo ito, nasagot ko na ito sa previous video ko. Kung di yung pa napapanood yun, click mo lang itong link na to para ma-route ka doon. How much life insurance should I get? Yan. So, alam ko, fresh na fresh pa ito. I discussed this in the previous video. But I'll answer it again. Magkano ba talaga ang life insurance coverage na kukunin ko? Simple lang, no? Maraming klase ng computation on how much life insurance you should be getting. But the simplest computation would always be dependent on the monthly lifestyle that you have produced for your family. Especially kung ikaw ang breadwinner. O kung magkano dependent yung family mo dun sa pera kinikita mo. So, simple computation is your monthly salary divided by 12. And whatever the answer to that, just add a zero to the end. So, for example, ito, mag-compute tayo. Kunyari, sabihin natin ang sweldo mo is 20,000. 20,000 for a simple computation na lang. 20,000 times 12, that's 240,000. So, yun yung yearly income mo. And that's the lifestyle that you have produced for your family na nakaka-survive sila month on month. Now, for you to be able to get the coverage or life insurance na babayadan mo, just simply add zero to the end. So, ibig sabihin yung 240, it's gonna be 2.4 million. So, 2,400,000. Yan dapat ang life insurance coverage, at least minimum na meron ka. Hindi pa natin kinukompute dyan yung inflation, yung contrast ng bilhin. Pagdating ng panahon na kailangan mo siya. But at least this is the basic computation. So, you need at least 2.4 million. Alvin, parang medyo malaki yata yan. Baka malaki na yung babayadan ko. Well, it's good. Medyo tamang malaki na nga babayadan mo. Siguro average lang. This is not the exact amount. Siguro yung in that coverage na 2.4 million, baka you might be paying already somewhere about mga 3 or 5,000 pesos per month. I can be wrong. It's just a rough estimate. So kung ikaw ay hindi nakakapag-save ng that amount, then hindi mo nga malamang maririch yung coverage. But it should still not stop you, mga kapintuan, because it doesn't necessarily mean na kung hindi mo kaya yung 3,000 to 5,000 pesos per month, hindi ka na pwedeng kukuha ng life insurance. Pwede ka pa rin kasi there will be product that can fit for at least 500 pesos or 1,000 pesos monthly of life insurance. Meron yan sa ganyang product. Tanungin mo lang yung insurance agent na ina-applyan mo ng life insurance or yung company. Pero hindi ka dapat titigil doon. Pag dumating yung panahon na lumaki na yung sweldo mo at nagkaroon ka na mas maraming perang na isisave, then you have to increase yung life insurance coverage mo. Kasi wala naman limit technically ang pwede mong kunin na life insurance coverage. Pwede ka kumuha ng as much as you want so long as you are able to pay for it. Yan, no? So, pwede mo siya gradually i-meet until ma-sustain mo yung life insurance na kailangan mo pag the time na kailangan mo na ito. Pag nag-retire ka or pag kailangan na ng pamilya mo pag na-miss ka na din, Lord. Yan. Okay? So, pang-apat na question na tayo. So, pang-apat na question is, ito, controversial question to.
Ito yung isa sa mga worries ng mga tao na kung bakit hindi sila kukuha ng life insurance because they are worrying if what will happen to their money if the life insurance company closes. So paano pag nagsara yung kumpanya, sayang na yung pera, baliwala na, wala na rin life insurance coverage. So, well, true enough, pag nagsarado talaga yung kumpanya, posibleng talagang wala ka nang makukuha. Pero, I have good news for you because there are systems in place that can protect you as a life insurance customer or client. No, but before I go there, yung two reason na yun, this is why I discussed in the previous video, I'll put the link above again, pati sa description box below, I discussed on how you should be able to do your own research in finding the right insurance company for you. Yung talagang makakapag-survive. Kasi yung life insurance product is a product that you will not use immediately. Matagal yan siya bago magamit. So you have to ensure that yung company na applyan mo na life insurance will still be there, will still be active pag panahon na kailangan mo na. And that could be somewhere about mga 20, 30, 40 years from now kung kailan mo siya kakailangan eh. Diba? So kailangan buhay pa rin yung kumpanya. So, ano yung isang reason? So si life insurance or yung insurance companies, they are being governed by the insurance commission. No? For what I know, meron din batas that protects customers like us if in the event yung company closes. So meron yan din siyang parang mga guaranteed amount of money. Parang yung sa PDIC, yung sa bangko, meron kang 500,000 na parang guaranteed amount. If, for example, magsara yung bangko, mabankrupt, o kung ano man mangyari dun, then that serves as your protection as a customer. So ganyan din sa life insurance, meron din yan siyang ganyan. Ngayon, ano yung pangalawang reason na you don't really have to worry kung magsara yung kumpanya? In the life insurance industry, meron tinatawag na buy-in. Ano ibig sabihin ng buy-in? So, kung si life insurance company na i-plan mo napupunta na sa bingid na magsasarado na, so usually yung company na yun would offer to sell that company para ma-protect yung pangalan to a different life insurance company who can buy the business para ma-proteksyonan yung mga customer, no, tayo. And when that happens, then we don't have to worry about our coverage, our protection, because it will continue. Malilipat lang ng ibang kumpanya, ibang pangalan yung company, pero you are still gonna be insured. Okay? So yan mga kwentuhan. So I hope natulungan ko kayo sa 4 questions niya. Nasagot ko yung mga basic questions. Hindi man basic yun. But at least nagkaroon kayo ng idea. So hopefully, mas this time around, mas lalakas na yung loob nyo na kumuha ng life insurance kasi kailangan talaga natin. Alright? So kung may natutunan kayo sa video na to, mga kwentuhan, please help me share this video sa friends nyo, sa family nyo. Para marami tayong matulungan. At please, pakiclick na rin yung like button para gumana yung algorithm ni YouTube at maipost niya to sa mga news feed nyo pag nag-browse kayo ng mga videos na gusto nyo panoorin. Alright? So hanggang susunod natin kwentuhan. Bye-bye!